Hello, magandang araw mga kapatid. Ayan, nagluto ako ng ampalaya today. Hinugasan ko na pala yung ampalaya para ready to slice na siya. Para pag after mong mag-slice sa ampalaya, hindi mo na kailangan ihugasan pa kasi mag-a-add yun ng another more water eh. So ngayon, yung ampalaya ni-remove ko lang yung buto. Buto. Ayan, nahirapan ako mag-Tagalog, Bisaya kasi ako kapatid. Kaya ayan, kinuha ko yung buto. Tapos, isa-slice ko siya ng thin slice. At, tapos magre-ready ako ng mga panakot. Yung onion, garlic, tapos green onion. Ganyan lang. Hindi masyadong complicated yung mga ingredients. Tapos, masarap itong ampalaya. Masustansya. Hindi kagaya ng like magbe-breakfast ka like bacon, mga ganyan. Sobrang fat. Ito, good for your health ang ampalaya. Lalo na sa mga may mga diabetes. Diabetes ako eh. Ayan. Kaya nung ampalaya ang favorite ko, nung simula pa nung nandun ako sa Pilipinas, pero nandito na ako sa Amerika, hindi ako masyadong kumakain nito kasi sobrang mahal din ng gulay dito. Mahal ang ampalaya, lalo na pag winter, hindi ka makapagtanim kasi nga snow ang sa paligid mo. Kaya ito, nagbumili ako ng ampalaya nung isang araw. Tapos, pagkatapos ko mag-slice nyo, nagpainit ako ng kawali. At ayan, olive oil yung ginamit ko para talaga mas healthy, di ba? Tapos, pag malalaman mo pala na ma-ready na yung kawali, pag mainit na, i-test mo siya yung, hindi mo ipiprito yung kamay mo ha, tapos parang itansya mo sa ibabaw pag mainit na siya. Tapos ganyan, inuna ko yung onion, tapos after sa onion, garlic, para hindi madaling masunog yung garlic. Yan lang. Tapos, imimix mo lang, ihukayin mo lang, hukay-hukay lang. Ayan. Tapos, hindi ko masyadong minimix masyado kasi pag tignan mo, tama lang mga ganyan. Pagkatapos niyan, after niyan, nilagay ko na yung ampalaya. After niyan, pag medyo nag-brown-brown na yung mga onion at garlic, ipalod mo na din sa ampalaya. Kaya, ayan, hintayin natin na maluto muna. Tapos ipapalo natin yung ampalaya after niyan. Malapit na din kasi maluto yung onion eh. Ayan, follow the ampalaya. Ayan. Tapos, yung ampalaya, pag naglagay ka pala ng ampalaya, hindi mo kailangan siyang imimix mas palagi. Kasi yan yung magkukos na papait yung ampalaya mo. Lalong papait. Bitter yung kasing bitter ng mga friends ko na sobrang bitter, parang ampalaya din, no, diba? Ayan, nilagyan ko ng asin, tapos pepper. Ayan, nilagyan ko lang yan, tapos i-cover ko lang siya. Hindi ko palaging imimix kasi yan yung maging dahilan kung bakit papait yung ampalaya mo. Don't mix it all the time. Tapos nilagyan ko na ng egg. 6 na egg yung ginamit ko pala. Tapos sa 3 ampalaya. Ayan. Tapos after nyan, ika-cover ko lang siya. Hindi ko siya imimix. Kasi yan talaga yung magkukos na papait yung ampalaya mo. Kaya wag mo talaga siyang imimix paglagay mo sa egg. Ayan. Pag after na-cover mo, i-open mo. Tapos dyan mo na siya imimix. Ayan. Tapos, hindi din masyadong parang mix-mix din. Parang konting mix. Tapos, cover mo naman ulit. Pag after niyan, i-cover mo lang. Ay, madali lang naman magluto ng ampalaya. Pero yung iba kasi, na inalis nila yung
yung ano, yung anong tawag nun, basta, kanang duga ba, duga sa Ampalaya, magbisaya na galik ko, kanang duga sa Ampalaya ba, ginakuha nila kay para daw dilipait. Pero mauma na ang masustansya good, gikuha nila ang sustansya sa Ampalaya. Ayan, mauna, luto na na akong Ampalaya, o tanawa, lami na kain na. O, mga una ta. Ready na jud kayo kumukaon kay grabe na nakain na ako kagutom ana nga oras kay unsa nang orasa. Uwa pa koy pamahaw paniudto na na diretso na ako hurot na nako. Mga unta mga kapatid og maulang di ayto. Maayong adlaw sa inyong tanan. This is it, Cherry Drake. Salamat. Ang init.